Okay. Another Q&A. JC de Guzman of Alpha Adventure. So the question that I'm going to read came from Jeffrey V. Jeffrey. So iniwan niya itong comment niya dito sa aking video na ang title ay anong solusyon if gusto mong mag-farming pero wala kang farm. So dalawa ang mga nanood. I don't know kung subscriber sila. I think hindi, ano? Napadaan sa channel ko siguro. Dalawang nag-comment at ito yung kanilang naging usapan, no? At tinatanong ako ni Jeff, tapos may nanood din na nagbigay ng nagbahagi ng ano inputs. So ito, babasahin ko pareho ha. May kapupulutan din tayo ng tips sa pag-uusap nila eh. Ito. Galing kay Jeff. Good day, Alpha Adventure. May katanungan po ako, sana masagot. Nagbabalak po sana ako ng chicken farming, egg and meat production. Dito sa amin, marami-rami na ang nag-aalaga ng heritage breed. Hindi pa po ba huli na ako? Nagbabalak din na mag-alaga ng heritage breed. Ilan po ba ang paunang pwede kong alagaan? Maraming salamat po, Idol. Jeff from Jensen City. Tapos nag-comment si Nobi Dormido. Sabi ni Nobi Dormido, taga Jensen ako. Kakaumpisa ko lang din mag-venture sa heritage chicken. Based sa market natin sa Jensen, marami na din breeders, kaya ginawa ko nag-native chicken ako kasi malaki demand than heritage. Para kung sakaling hihina man ang market sa heritage, may native malaki lagi demand. Huwag lang puro native, mag-upgraded ka. Pagkatapos, diskarte lang din sa pakain. May punto naman si Nobi, no? Ang nagustuhan ko, Jeff, bago natin namnamin yung tanong mo, no? Kukomment mo na lang kay Nobi, no? Gawin natin ano, from bottom to top ang analysis natin, no? Kay Nobi muna, tapos paakyat. Okay, ang nagustuhan ko sa perspective ni Nobi dito ay yung inaakma mo din or ikinoconsider mo yung geo-based demand. Geo means yung location, no? Kung anong demand, no? Kasi kung halimbawa hinahanap ng mga tao sa paligid mo, halimbawa sopas, bakit ka magpapansit? Oh. So kailangan i-base mo dun sa demand, no? Kung ano ba yung hinahanap ka sa lukuyan? Para hindi ka mahirapan sa disposal. So tama ka dun, Nobi ha? Tama yung point mo dito. Ano pa? Iuugnay ko dun sa diskarte ng mga nagtitinda ng feeds dito ha, sa area ko. Dito sa area ko, bibihira yung nung kasagsagan ng pagbababoy, nung wala pang ASF, mas marami silang paninda na feeds ng baboy kaysa doon sa manok. Kaya during those years, ang hirap maghanap ng laying mash pang manok. Noon, no? Puro hog grower mash, puro talaga pang swine yung feeds nila. So bakit? Eh kasi, itong area ko dito sa Tarlac, mas marami noon ang mga nagbababoy, no? Piggery, kaysa sa mga nagmamanok. Kaya ganun ang dahilan. So ganun din ang diskarte sa pag-aalaga ng manok. Kailangan ipakiramdaman mo rin. Tapos the way you temp check yung demand sa paligid mo, wag lang yung parang base sa feeling mo lang, sa instinct mo lang, sa pakiramdam mo lang. Kailangan data-based, data-driven yung decision mo kung bakit mag-aalaga ka ng ganitong breed at hindi yung ganung breed. Kailangan may basihan kang data. Hindi lang parang binasi mo lang doon sa pakiwari mo or nagkara-cross ka lang or nagpahula ka lang. So kailangan may data-oriented yung basihan mo, no? O yan. Maganda rin yung diskarte ni Nobi na nag-venture siya into heritage chicken pero may mga native. At ang ginawa niya, dahil nabanggit niya, mag-upgraded ka rin, sabi niya, no? Siguro ginawa niya yung mga heritage niya, tsaka native, may pinagkocross siya, no?
Magandang diskarte nga naman yun, no? Para nasusupplyan mo yung demand ng mga naghahanap ng mga pure breads, no? At yung demand ng mga okay na dun sa hybrid. Siguro pangano lang nila, paghanda lang nila, no? Or gusto lang nila magparami ng mga manok, basta manok na tumitilaw, pwede na yan. Kepure yan o hindi, F1 man yan o F20. Hindi na nila kibir yun, halimbawa, no? So, para na-address mo, kasi may kanya-kanyang gusto yung tao, eh, no? Kahit na anong gigil mo pa sa pagbibigay mo ng customer education, sa advantage ng purebred kaysa doon sa hybrid, eh, kung talagang ayaw niya talaga yung purebred, gusto niya talaga hybrid, hindi mo pwedeng ipilit yun, no? Pera niya yun, eh. Hindi mo pwedeng ipilit. You can only do so much but to share your knowledge, educate. At the end of the day, they will have to decide on how they're going to spend their money and where they're going to spend it. Okay? Yan. So, akit tayo kay Jeffrey. O, tinatanong kasi niya kung sa amin, marami-rami na daw nag-aalaga ng heritage chickens sa Jensen. Tinatanong niya, hindi pa ba huli? Parang late na yata ako, sabi niya. Okay, ito lang, ano? Jeff, nung ipinanganak ang pangalang Alpha Adventure taong 2020, isang katutak na nagmamanok sa Tarlac, no? Isang katutak na. Pero ito isipin mo, kung isang katutak na yung mga nag-aalaga ng manok sa Tarlac, paano kung nang pangyari na kapag ginugel mo ang where to buy Rhode Island Red, Rhode Island Red for sale, where to buy Black Australorp for sale, where to buy Standard Cornish for sale. Yung mga yan, no? Hahaba ng 5 minutes to kung ililista ko lahat ng mga kung saan ako nagtatap. Paano kung nagawang nagtap pa rin ang Alpha Adventure? No? Kung totoo sa late comer din ako, late bloomer ako sa pagmamanok. No? So, anong punto ko dito? Kapag may ganito ka, it's no longer a factor kung nauna pa sa panahon ng hapon yung competitor mo, no? It's no longer a factor of seniority, tenure sa panahon ngayon, no? Kung maalam ka, no? Kasing taba ng mga manok mo itong dito mo, halimbawa, kaya mong lampasan, pakainin ng alikabok yung mga nauna pa sa iyo, no? It's just really a matter of really focusing on your strength, no? Saan ka ba mas malakas, no? Saan ba sila mahina na kung saan malakas ka naman doon? Okay? Ako, yung mga nauna sa akin, malakas sila sa financial, sa capital, no? Hektaryang lupa, mapera sila, halimbawa, landed sila, mayayaman kaysa sa akin. Pero hindi nila alam gawin yung sa digital marketing ko. No? They can do digital marketing but only JC can do JC. No? Doon ko sila na outperform. No? In a matter of hindi nga years eh, hindi nga months eh. Ngayon kapag may pinapublish akong bagong page, no? Halimbawa, yung mga vitamin B complex, iron dextran, DCM, oxytetracycline. Minsan, 5 oras, 4 oras lang eh. Pag tinype mo na yung where to buy or blank for sale, number 1 na kaagad yung page ni Alpha Adventure. Saan? Sa buong Google Philippines. No? So, kaya, ayun, it's really, nowadays, ha, sa century na to, it's no longer about seniority, no? Or tenure. Wala na yun, di na factor yun. No? Panahon pa ng hapon yung kung mo nauna ka ng 10 taon, baluwarte mo na automatic. Hindi na ngayon pwede yun. Okay? Ayan. Lalo na ang labanan ngayon sa marketing, hindi na yung namimigay ka ng pulietos. No? Ano na, online na. Okay? So hindi ka pa huli, Jeff.
hindi ka pa huli. Tinan mo yung sample ko. No? Hindi pa nga ako pinapanganak, may nauna na sa akin. Pero sino nagmukhang nahuli doon in terms of ranking sa internet? Sino nagmukhang newcomer ngayon? Diba? Modesty aside, no? Now, may tanong ka pa dito, Jeff. Ilan po ba ang paunang pwede kong alagaan? Ayan, hindi ko pwedeng idikta ng, Jeff, mag-alaga ka ng 100 ka agad. Eh, paano kung totoo naman, mas malaking kita ng 100 ka agad kaysa sa 30 lang, yan tanong, kaya ba nating i-sustain yung gastos nun? No? Kaya ba nating pakainin lahat yon, yung 100? Okay? So, doon sa aking seminar, yung chicken online chicken farming business seminar, meron akong Excel file doon, sineshare ko yung screen ko, no, doon sa mga attendees ko via Zoom. Pinapakita ko sa kanila na, tingnan nyo ha, kapag 50 ulo lang ang aalagaan ninyo, negative pa ang profit margin. Pero gawin natin 100 ulo yan, 300 heads, tingnan nyo ha, di ba nag-positive ng profit margin? So, may kinalaman yung number of heads doon sa profitability mo rin. Okay? Same pricing, same price ng raw materials mo, gastos mo sa pabahay, feeds, vitamins, and so on and so forth. Same selling price sa mga produkto mo. Pero nag-iba yung profitability mo, yung profit margin mo dahil mas marami na yung inaalagaan mo at pwede mong i-dispose. No? Pero again, ang tanong, kaya mo bang pakainin yun? O baka naman kulang pa yung sweldo doon para doon sa pagkain ng mga aalagaan, no? Mahirap naman yung mangungutang ka, maglo-loan ka sa SSS, mangungutang ka sa banko, mangungutang ka sa 5-6, magsasangla ka. Tapos yung risk, hindi natin matatansya yan, no? Kahit gaano pa ka-strict ang biosecurity mo, pag tinamaan ka ng unfortunate event, ano ba, nagkasakit yan, no? Na bird flu ka, walang vaccine pa man din, no? Sa ngayon, wala pa, no? Na bird flu ka, paano yung inutang mo, no? So, suggestion ko ganito, Jeff. Mag-umpisa ka ayon sa kaya ng existing mong pera. Ang panghalip, pronoun na ginabit ko ay mong, no? Mong pera. Hindi yung pera ng iba na hihiramin mo sana. No? Yung pera mo. No? Para hindi man sumang-ayon ang realidad dun sa projection mo. Na data-driven forecast. No? Hindi man sumang-ayon ang reality dun. At kahit gaano ka pakahusay, katalino, no? Doon sa mga galawan mo, hindi man sangayunan ng reality ang mga projections mo, wala kang ibang taong idadamay dun sa unfortunate event na yun. No? Mahirap kasi yung ano, ang ganda-ganda ng projection mo, hindi mo naman hinulaan, talagang inaral mo, may mga datos ka, data ka, no? Data points. Tapos ang masaklap confident ka nga, inangutang ka ngayon, o nagsangla ka ng kung ano-ano, no? Titulo ng bahay, etc. Hindi sumang-ayon ng reality sa forecast. Naku. Hindi lang ikaw masakit ulo nito. Sasakit din ang ulo ng mga inutangan mo, alam ba? So, ako ganun ang prinsipyo ko, ano? Kung sasakit man ang ulo ko sa negosyo, ulo ko na lang ang sasakit. Hindi na yung ulo din ng iba. No? Tapos pag kumikita ka, i-roll mo 'yon, no? Magkaroon ka ng delayed gratification principle. Ano ibig sabihin nun? Pag kumita ka, at pag sinabing kumita, ito talaga yung net profit, ha? Hindi yung sales. Kasi marami sa mga backyard raisers ang, diba, nakabenta. Nakabenta ng isang manok. Magkano? 350, halimbawa. Ang turing nila sa 350 ay kita. Ay, hindi kita as in tubo yun. Pag sinabi sa nilang kita, tubo eh. Nandun pa yung expenses mo, yung capital mo. Yung tubo mo lang talaga yun kapag minenos mo na yung expenses mo, no? So, pag delayed gratification, pag kumikita ka, itabi mo yung halimbawa 50% ng net profit mo, itabi mo yon pandagdag dun sa capital mo. And then yung 50%, exacto yung
sa'yo ba yun, no? Re-rewardin mo sarili mo, basta huwag mong gagawin yung 100% ng tubo mo ay ipang-cruise mo, pang-tutur mo around the world, ipang-bibili mo ng mugs, kung whatever, no? I get it, pera mo yan, no? Kahit pa ipamigay mo, I don't care, pera mo yan, no? What I'm trying, to say here is yung basic personal finance, no? Basic personal finance to, no? Hindi pa to technical talaga, no? I-delay mo yung gratification. Pwede ka namang mag-cruise, mag-bumili ng bagong mugs. Kahit na every week ka pang bumibili ng bagong mugs, halimbawa, no? Pwede mo namang gawin lahat yan, pero i-delay mo muna. Para yung cumulative na iipon na tubo mo, net profit, ha? Net income, no? Ay pwede mong idagdag sa iyong capital expenditure para yung market capitalization mo nagbabalun, lumolobo. Hindi siya pa-shrink, no? It doesn't plummet. It surges, dapat, no? Ayan, no? Ganun yung pamapunta pa tayo sa personal finance at stock market na ito. Sige. So, yun lang, Jeff, no? Mag-upisa doon sa kung anong meron ka kasalukuyan. Huwag mong pupwersahin yung hindi mo pa kaya, no? Para kung sumakit man ang ulo mo lang ang sasakit. Huwag ka nang mandamay ng ibang tao, no? Okay, so yun lang. Hindi ka pa huli, no? Ang importante ay maumpisahan mo. At bago ka mag-umpisa, make sure inaral mo muna. Huwag mong gagawing baliktad na mauunang manok sa iyo. Tapos hindi mo pa alam yung feeding program, housing program, brooding program. Hindi, kailangan mauna muna yan, no? Hindi mo tinanong. Ako, bago dumating ang paunang 10 ulong Rhode Island Red doon sa microscopic na farm namin, eh 5 to 6 months muna ako nagsiself-study. Nagbabasa sa Google Scholar, inaabot ng literal, ha? Literal, madaling araw, inaabot ako doon, no? Na nangongonguna nga ako doon sa mga ano eh, sa mga thesis, plural, ng mga animal scientists at saka animal nutritionists, kakabasa ko, no? Umabot pa ako sa puntong nag-review pa ako ng third year chemistry ko dahil yung mga binabasa ko, bira, sodium chloride, 3 atoms of ganito. So, ni-review ko pa yon, no? Gusto ko talagang hindi lang mabasa, hindi lang maintindihan, kundi ma-develop yung certain level of mastery, no? Gusto ko kapag nagsalita ako at napanood o napakinggan ko ang sarili ko, ako mismo nang mapapawaw. Ako mismo, kung yung pinapakinggan ko ay hindi ko sarili yon, ang gusto ko ay maisip ko na siguro 30 years nang ginagawa ng taong ito yung mga pinagsasabi niya sa video na to. Kabisadong kabisado niya, walang cut ang video niya, no? Gusto ko may ganung effect, no? Pero kung hindi ako napapaganon, no? Eh, hindi, kulang pa ang kaalaman ko. Hindi pa ako nawawaw sa sarili ko, no? So, ganun din, no? Hindi kayo ma-overdose sa pag-aaral. There's no such thing as overdose or kalabisan sa pag-aaral, no? So, yun lang. No? Mag-aaral muna. Mag-umpisa ayon sa kaya ng kasalukuyang financial capacity. And then, mag-aral, hindi lang about sa cultural management, kundi pati na rin sa economics at saka sa marketing. Dahil, gaya pa ulit-ulit kong sinasabi sa aking mga seminar, kahit yung mga manok mo pa may pinakamakintab na balahibo at pinakamatabang katawan, malusog na katawan at pinakamalakas na tilaok, kung hindi mo alam ibenta yan, mauuwi yan sa arroz caldo. Okay? So, kailangan sabay ang pag-aangat ng galing, husay sa cultural management at saka sa marketing. Okay? Alright, Jeff. Thank you, Jeff.